Natapos nga ng office ay naisipan naming pumunta ng CDC, kaya naman tara, samahan niyo kami. Ang usapan nga ay magra-ramen at mag-ice cream dito sa bahay ng auntie ko. Ewan ko ba sa mga to, pagkamaya-maya ay nagkayayaan ngang pumunta ng CDC. Habang naghihintay nga dyan, nagpipicturean nga muna tong si Aya at si Mami Ching niya. Tawang-tawa nga ako kay Aya dito, paano binuhat siya nitong auntie ko. Kaya naman pala hindi na siya umiiyak mare, ay nakahawak na siya sa kwintas at bracelet na gold ni auntie ko. Uy, alwaya ko yung tinuruken ah! Anyway, papunta na nga kami ng CDC dito at naiwan nga si Primo. Nakisakay na nga lang kami dito sa sasakyan ng pinsan ko dahil nga kung tatlong sasakyan pa kami ay gastarol pa sa gas. Inga na kay Nene, muna mang kabilis mag-drive at mga pa-brake ko kaya, nuko. Ang ganda talaga ng view dito sa Clark kapag gabi, kaya ayan, enjoyin nyo muna. Nadaanan nga rin namin tong Royce Hotel. Paskong Pasko na talaga. Nang kanyaman yatang mga ruling Kenny. Char! Pagkadaan nga ng ilang minuto ay nandito na kami sa CDC. Actually, yung Commercial Central talaga yung pakay namin dito. Pero sarado pala siya. Every weekends lang pala nakabukas ang Commercial Central. Kaya ang ending, sa CDC na lang kami nagstay. Buti na lang talaga, Girl Scout ako at lagi kong dala itong cup ni Aya. Shout out nga pala kay Mami Annalie na nagbigay ng kanyang gap cup. Ewan ko ba sa mga pamilya kong to? Pag nagdesisyon umalis, alis na lang. Ayan tuloy sa lahat ng tao dito sa CDC. Kami lang walang kagamit-gamit. Tama nga, Jo, hampong luklukan, ala! Tignan nyo naman yung CDC, gano'ng kaganda. Kanyaman sanang mag-Sam G. Ken, eh. Kabang mag-stargazing, ne? Ay, Rogoni, Nanula, meg-mekos-mekos larugure pamilya ko. Ito namang si Aya, ayaw ibaba yung paa niya sa damuhan, nakikiliti yata. Ano nangyari? Eh, pwede ito, oh. Yan, oh. Bagay niyan, oh. Nagpalipas nga lang kami ng ilang minuto dito habang nagkukulitan at nagkukwentuhan. At dahil nga medyo oras na ito at hindi pa kami nag-dinner, ay nagkayayaan na rin kaming kumain. Sa Didis na nga lang daw kami kakain, kaya naman papunta kami ng daun nito. Ganitong pagkakataon talaga ay namimiss namin si Nanay. Sa kasi ang may number one na paborito ng Didis Pizza. Buti na lang this time hindi na kailangan pumila at meron na ang available table pagpasok namin. Dahil hindi ako masyadong mahilig sa pizza, ay hindi ko na nga matandaan kailan yung huling kain ko dito sa Didis. Pero just in case gusto nyo makita yung menu nila, ayan pala, i-post nyo na lang yung video, mga mare. Sa puntong to, talaga namang nag-aaway na yung mga bulate ko sa tiyan, Diyos ko. Buti na lang talaga, after ilang minutes ay na-serve na nga itong mga drinks. Buti na lang talaga, may available silang high chair para kay Aya. Kaya naman kahit nakikigulo na tong batang to, ay sure ako makakakain naman ako ng mabuti. Nude na nga pala nilang sinerve itong mga pizza, itong mga manok, pati na rin nga yung mga fries. Kaya naman talagang sa puntong to ay nagkanya-kanya na kami, mga mare. Di na rin pala ako masyado nakapag-video dyan, mga mare, dahil may ranok na ako rin. Yan yun naman ni tatang ko, subo ya subo. Order din pala sila nitong kanton na 7 over 10 para sa akin. Dito namang fried rice nila na 8 over 10. Gustuhan ko pala itong meatball spaghetti nila, kaya naman 10 over 10 to sa akin. Siya, yun lang. Thank you for watching!